Hello po! Hello, hello! Jin TV Vlog po! Kamusta po kayo mga lalabs? Ito ulit si Ate Ginyo na gagawa po ulit ng sabaw na iba naman po. Ang aking sabaw po ngayon ay ang alam niyo po ba yung bulaklak ng dragon fruits? Yan. Masarap po yun. Kahit po yung kanyang bulaklak pagka naluto po ay pwede siyang kainin. At ito po siya. Yan. Ayan po. Ito po yung aking bulaklak ng dragon fruits. Kailangan po ibabad po ito ng kalahating oras o mahigit pa. Kailangan po nating tanggalin ito kasi ito po ay matigas bago ibabad para malinis na po, no? At saka yung aking carrots, at saka ang aking karne, at ito ang aking tamarind peel at kernel po na pampa namis-namis. At ito po, tanggalan po natin ng puno. Ito po, kasi matigas po ito eh. Yan. At ibabad po natin ng matagal-tagal. Para po, ano, hindi siya matigas. Bango. Yan. Po ba ang dragon fruits maganda din sa pa, halimbawa yung mga tab, yung mga tayo ay hindi makadumi. Maganda po ang dragon fruits. Yan. Kupitin lang po ito kasi matigas to eh. Kasi po ito pwede itong makakain. Doon na po siya at ating hugasan at ibabad, no? Minsan po sa gabi hindi na ako nakain pag ito po yung sabaw namin kasi ito na ang kinakain ko kasi nakakabusog din po siya. Tapos pag umaga po, wow, ang sarap. Pag uminom ka ng 2 cups of water, sabay kulo ng tiyan mo at tinatawag ka na ni Kubeta. At itong aking kernel po, bababad ko rin po ng more than 30 minutes. At ayan po, bababad po muna natin. Ayan na po mga lalabs, after 30 minutes ko pong binabad yung aking dragon fruit dried flour, ito na po siya, so malambot na. Ngayon po, nagpakulo po akong tubig at kulo na po siya at lalagay na po natin. At ang ating carrots. Ating karne. Ay mga lalabs ha. Ito pong karne, kailangan po pag dish, long soup po siya, kailangan po nating i-blanch, no? Huwag po nating i-direct na gawing sabaw agad kasi po yung ating sabaw, pag hindi po na i-blanch ang karne, marami pong taba-taba na lumulutang at saka yung mga dugo-dugo. Ito po siya. Ha, itong tamarind peel.
Tsaka po yung ating pernil. Tapos kasi po, may isa po ako taga Sugid na taga Subaybay po sa aking YouTube. Ngayon po, nagkita po kami. Sabi po niya sa akin, nasasarapan po siya sa nasasarapan po yung amo niya sa sabaw. Kaya lang po ang problema, bakit daw po maraming itim-itim na lumulutang. Kaya ang sabi ko, ano ba ang procedure ng pagkaluto mo? Yun nga po, sinabi niya, ganun-ganun, tapos yung baboy, nilagay yung karne, yung buto-buto, nilagay po niya diretso. Sabi ko, kailangan po natin, ang ating long soup po ay i-blanch po muna natin yung buto-buto at saka or either yung karne niya, i-blanch po natin bago po natin ilagay sa sabaw na sa maging sa kumukulo pong tubig na magiging sabaw na. I-blanch po natin. Dahil pag long soup po ha, pero pag sa short soup po ang karne po na yon, pwede po siyang i-marinate lang. Kasi pero hiwa-hiwain po 'yon. Sa short soup po 'yon ha. Okay? Ayan lang po at pakuluan po muna natin ng 2 oras po with small fire. At lagyan po ng asin at pwede na po nating ihain sa ating mga amo. Hanggang sa muli po, Kin TV Vlog. Bye-bye. Sa susunod po muli at mga lalabs.